usual, kamote na naman at mais yung breakfast nila ngayon. Ewan ko, pero lagi nga silang excited pag ito nga yung binibigay ko sa kanila. Wala ngang kasawaan, pero napakaganda nga neto sa ating mga 4 babies kasi syempre marami nga tong benefit sa kanila. Tinutuloy-tuloy na nga natin tong pagpapakain sa kanila ng ganito every morning at sa gabi naman yung kanilang heavy meal. Kasi halos adult na nga sila kaya hindi na tayo mahihirapan kasi sabay-sabay na natin silang ipapa once a meal. Pero syempre kahit kaunti ay bibigyan natin ng konting laman yung tiyan nila every morning. Grabe kasi pag 2 times a day napakahirap nga nilang pakainin kasi nga may mga nagpipicky eater. Parang tao din, ipagpaulit-ulit nga naman yung kinakain mo, inauumay ka na. Pero dito sa kamote, ilang weeks na namin na try, lagi nga silang excited. At syempre, yung mga nasa cage ay ilalabas natin. But for now, si Ate Des muna yung ilalabas natin kasi nga hindi pa sila gaanong nagmi-meet ni Autumn at ni Amber. Kaya yung nakakalaro muna ngayon ni Ate Des ay etong si Maximo at etong si Aquarius. Pero soon, itatry din naman natin pero paunti-unti nga lang kasi nga baka biglang magkabiglaan nga sila. At dahil nga dito na sa loob si Ate Des ay pinasok din natin tong cage niya dito sa loob. Para in case nga na ilalabas ang mga nasa cage ay merong pagpapasukan ang mga nasa labas. Kasi syempre hindi pa nga pwedeng magsama-sama kasi nga nag-aaway pa. Pero itatry naman natin soon para kahit papano ay maging close nga silang lahat. Sa totoo lang pag nag-away-away kasi sila ang hirap nilang awatin. Kasi nga maliban sa malalaki sila sa akin, ihirap nga silang buhatin. Kaya much better na lang talaga na nasakit siyang iba kasi naman magkasakitan nga sila at masaktan pa nila ako. At syempre, after naman ni Ate Des ay eto namang si Amber yung ilalabas natin. Unang makakalaro muna yan yung dalawang boy, si Aquarius at si Maximo. At eto nga si Amber ay excited na excited makalaro si Aquarius. Nung hindi pa kasi sila nagkakagulo ng nanay niya ay talagang lagi nga niyang kalaro to. Kaya lang nilagay nga natin sa cage kasi halos ayaw nga magpahinga. Lalo na after nila kumain, ilaging naglalaro. Hindi iwasan din natin na magkaroon sila ng appendicitis. Kasi walang pinipiling oras to si Amber. Pag ginusto niya, gusto niya talagang maglaro kahit nakakatapos lang nila kumain. At eto namang si Maximo ay habol ng habol nga dito kay Amber. Naku, nangangamoy menstruation na naman, wag naman ngayon at napakainit ng panahon. At syempre, after nilang maglarong tatlo ay papasok naman natin tong dalawang lalaki sa ating cage. Para si Autumn naman yung ating ilalabas. At napaka-kingkoy nga nito ni Maximo, kala niya makikipaglaro ako sa kanya ng habul-habulan. Kaya ayun, nabit-bit tuloy siya. At eto naman si Amber ay nagpapahiwatig nga na kargahin siya kaya kinarga ko muna. Mapapansin nyo nga dyan na hindi siya gaanong sanay kasi nga hindi naman yung gaanong nagpapakarga. Napakaligalig kasi niya, gusto laging maglaro ng maglaro. Pansin ko din na hindi siya sanay kasi nakaapak nga yung paa niya dito sa may tiyan ko. Parang nababother siya na malalaglag siya. Nung nilagay nga to sa cage si Amber ay medyo tumaba-taba nga. Nung nandito kasi yan sa labas, inapakaligalig eh halos oras-oras na lang naglalaro kaya halos ayaw nang tumaba or hindi talaga tataba. Kaya malaking tulong din na nasa cage siyang iba kasi nga nakakapagpahinga din sila. Kailangan kasi nakakatulog sila ng sapat na tulog at nakakapagpahinga din. Eto namang si Autumn ay napakabigat nga ng paa. Gusto ko nga siyang kargahin yan kaya lang nga napakaligalig niya. Kailangan talaga maging aware dito kay Autumn kasi nga napakabigat ng paa neto. Napapansin ko na parang gustong makipaglaro ni Ate Des. Kaya lang ako lang talaga tong nag-overthink kasi nga napakalaki ni Autumn at si Ate Des ay maliit lang din. Pero dahil babae at lalaki naman ay itatry natin next time. Pero syempre, paunti-unti lang din wag nating biglain kasi naman alam naman natin na pag nagkagulo ay talagang paniguradong gulo talaga. Anyways, eto na nga pala yung dinner nila. Lagi nga silang excited sa kanilang dinner at lagi ngang ubos. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Bye!